Hello guys, so welcome back again to my vlog, and today i-share ko sa inyo itong aming ginawang rebonding procedure dito sa aming client yesterday. So ang kanyang buhok naman guys ay hindi talaga siya kulot. So wavy lang siya, and then medyo dry kasi siya guys actually tingnan sa personal. Kaya gusto niya na parang bigyan ulit ng buhay ang kanyang buhok. So since yung kanyang hair din guys, actually harapan ng kanyang buhok, merong mga kulot-kulot doon. Okay? Sa mga kulot, alam nila yan na yung mga ganyang scenario, yung mga baby hair natin na kulot doon sa harapan, yun yung gusto niyang mawala. Actually, yung buhok ni client, pwede naman talaga siyang i-Brazilian lang. Kaso nga lang, ayun nga, merong mga curly baby hair doon sa harapan. So, kailangan natin yun ma-straighten para maging pantay naman yung pagkaunat ng kanyang hair. So, dito guys, nag-apply kami ng 3-in-1 rebonding. And then, nilagyan lang namin yung kanyang buong buhok from half inch away from the scalp to the roots. So, ayan. At binabad lang namin yan, guys, ng 1 hour. Okay. Guys, dito, 1 hour ang babad namin kasi iba ang hibla ng buhok ng aming client na ito. Kasi medyo matigas yung hibla. So, sa ganito, guys, hindi siya basta-basta talagang tinatabla ng rebonding. Kaya nag-a-adjust talaga tayo ng processing time. So, sa ganun naman, wala naman magiging problema as long as alam nyo mag-analyze ng hair, okay? At tandaan, analyzation is the key for a better result of any hair treatment or salon procedure. Okay? Yan ang pinakakailangan natin. So, dito guys, after ng 1 hour na pagbabad namin dito ng 3-in-1 rebonding, so binanlawan na namin siya guys. So dito guys, sa most of the time naman, alam nyo naman yan sa nanonood ng aking vlog na lagi ko sinashampoo ang mga pag nagre-reband ako. Any type of rebonding, sinashampoo ko talaga yan guys. So ayan nga siya, ang magiging result nito ay makikita na natin later. And after nga ng blow drying natin, so ayan na siya guys. So makikita niyo medyo nabuhay ang buhok ng ating client. Ano? Nabuhay siya at mas nag-straight ng bongga ang kanyang hair. So yan ay after pa lang guys ng rebonding procedure natin. Okay, may result na tayo or may pagbabago na tayong nakita sa kanyang hair. So dito guys, isi-share ko sa inyo itong isang product na ginamit ko, which is itong Ultimatebond Brazilian treatment. So ito guys, ang smooth niyang ilagay sa buhok, and at the same time hindi siya matapang. Yes guys. So hairstylist friendly kumbaga, 'di ba? Hindi siya masakit sa ilong, hindi masakit sa mata at lalamunan. Oo. More on treatment talaga siya. So kaya ito yung most of the time ginagamit na namin dito sa salon. So ayan, actually depende sa ano pa rin guys eh. Depende pa rin sa buhok kasi salitan ang ginagamit namin with Perfect Bliss and Ultimate Bond. So depende pa rin sa status ng buhok 'yan. So dito guys, medyo liquidy siya. Hindi siya yung kamukha ni Perfect Bliss na totally talagang creamy. So ito madali siyang i-apply at saka napakatipid niyang gamitin. So advantage for the salon owners, okay? Hindi ka nasasakit ang lalamunan, kikita ka pa, o di ba? So yun ang advantage ni Ultimatebond. Tapos madali rin siya actually patuyuin. Madaling patuyuin sa buhok compared with the Perfect Bliss kasi si Perfect Bliss talaga guys, nagpo-focus siya sa depositing ng protein. So, loaded. Loaded na loaded sa mga treatment, sa mga natural vitamins or whatever si Perfect Bliss. So, this Ultimatebond naman is for same like this.
na mga buhok na hindi naman na totally dry, or actually sa mga dry guys maganda rin siya. Kaso nga lang, syempre kung kailangan pa ng mas maraming protina or mas mag-deposit ng mga bitamina sa buhok, advantage naman dun si Perfect Bliss. Pero kung mga hindi naman super dry, kamukha nitong buhok ni ma'am, na gusto lang niya is mag-add tayo ng treatment doon sa procedure ng rebonding niya, well, si Ultimatebond ang best natin para dyan. Okay? I know guys, pag na-amin nyo to, magugustuhan nyo rin talaga siya. Kasi dito, even yung aming client, natuwa siya kasi ang bango-bango daw ng kanyang hair, di ba? So, ayan na nga guys, after ng ating pagbabad ng Ultimatebond, actually, ang babad lang natin sa kanya is 30 minutes bago natin blow dry. So, hindi na siya binabanlawan guys. After ng pagbababad, diretso blower, and then after that saka tayo magplancha. So take note again guys, sa pagpaplancha, make sure na ina-adjust niyo yung init, hindi niyo sinasagad agad sa pinaka highest point ng temperature, okay, ng inyong plancha. So adjust it doon, depende sa buhok. So ayan na nga yung hair niya ng ating client after ng procedure. So makikita nyo guys, sobrang kintab niya na. And then dito guys, nagpa-cut din ng buhok si ating client, na ginawa natin na konting layered. Okay, para mas maganda naman at mas magaang tingnan ang kanyang buhok. So ayan na siya guys, and hopefully i-try nyo rin yung product. And then, I will be sharing more about this product in our blog soonest, okay? And thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye-bye!